Hello, I'm Pocholo Concepcion of Daily Tribune. Welcome to Wazzup. We're live on Facebook and YouTube. Mga kaibigan, ang Pilipinas, pag sinabing Pilipinas, ang unang-unang pumapasok, isa sa mga unang-unang pumapasok sa isip ng tao ay music, mga singers, mga singing champions. Today on the show, we're gonna talk to the grand champion of Born to be a Star. What's up with Jehramae? Jehramae? Kamusta? Hi, good afternoon po. Okay lang naman po. Kayo po. Nasa bahay ka? Opo, bahay po. Okay. Jehramae, you're only 18 years old. Yes po. Okay, 18. Tapos nanalo ka agad ng isang, ano ba tawag dyan? Reality singing contest? O basta parang tawag ng tanghalan? Yes parang po, ganun. Parang mga normal na singing competitions po. But oo. It's under TV5 po. TV5, oo. Last May lang to, no? Yes po, bago lang po. Recently lang. Eh, kamusta naman yung ano yung cash prize na napanalunan mo? Anong ginawa mo? Actually po, before pa lang po kasi, nung sumasali ako ng mga competitions, yung mga napapalanunan ko po, binibigay ko po sa parents ko. And nung Born to be a Star po, parang ginawa po namin siyang puhunan sa business po namin. May parang mini grocery po kasi kami dun sa province namin. So, ginawa po namin puhunan doon. A province po sa Cebu, no? Yes po, Cebu po. Okay. Nabanggit mo, Jehramae, na yung mga sinalihan mo. Ibig sabihin, marami kang sinalihan. Yes po, marami po talaga. And maraming beses ko na po talagang na-try na matalo. And despite na maraming beses ako natalo, sumali pa din po ako na sumali. So, sobrang dami na pong competition sa nasalihan. Balikan nga natin, very quickly, ano yung unang contest na sinalihan mo? Sa Cebu yun? Tama? Yes po, sa Cebu po. Mm-hmm. Mm-hmm. Naalala mo pa ako anong title o ilang taong ka noon? At bakit ka sumali? Nung sumali po, yung first na competition na sinalihan ko po is parang Christmas singing competition po siya. And I was 10 years old po ata noon. And my mom was the one who pushed me that time na sumali ka kasi sayang daw po yung mga, yung singing workshop na ginagawa ko. So, pinush niya po ako na sumali doon sa Cebu na singing competition. So, yun po talaga yung pinaka-first na singing competition na nasalihan ko. Nanalo ka? Yes po. Wow! Unang sabak nanalo agad. Oo. 10 years old ganun. Okay. Yes po, 10 years old. Oo. But nag-hiya-hiya nga po ako that time kasi parang hindi po in-expect ng mga friends ko, ng mga classmates ko, na sasali ako ng mga ganong competition. So parang, ba't sumali si Jehramae? Ganun ba yung reaction ng mga friends ko? Nila. Okay. Opo. Okay. Tapos ano nangyari? Nasundan ba yon o nag-aral ka muna? Paano nangyari? Yung pangalawa, at yung mga sumunod? After nung competition na po yun, sinabi ko pa na try ko pa din na i-continue yung singing workshop ko kasi gusto ko pa pong ma-improve yung pagkanta ko. So, nung sumasali pa din po ako ng mga singing workshop, sinabihan din po ako ni mama na try din po namin mag-mall show, sumali sa mga mall shows. Mm-hmm. And doon, nung feeling namin na parang medyo hasana po ako, yun po yung time na parang tinanong po namin na why not try na din natin yung mga TV competition. So, yun po, tinay na po namin nung 2017 po ata yun. 2017. Yun po yung year na nag-start po ako ng mga TV competitions po. Nabanggit mo yung workshop, no? Ang sabi ng mother mo, sumali ka para matuto ka sa workshops. Ano klaseng workshop yun? At sino yung nagko-conduct? Meron po kaming coach. Tapos, tinuturuan niya po kami ng mga certain vocalizations. Mm-hmm. And parang tinuturuan kami ng mga techniques, ng mga styles, kung paano kumanta ng certain song. Mm-hmm. And parang, tinutulungan niyo po kami mag-improve sa aming pagkanta. Yun nga po, parang kinokorrect niya po yung mga mistakes na ginagawa po namin sa pagkanta. So, in that way, nag-i-improve po kami. So, ibig mo sabihin, marami kang natutunan doon?
Yes po, super oh, dami po talaga. And oh. Na-try ko na nga din po na umiyak ako sa workshop kasi parang feeling ko hindi ko kaya, pero pinupush kami ng coach namin na kaya nyo yan. So parang, ah! Talaga? Oo. Kasama ba dun yung mga sinasabi nun ni Charis? Pempeng ko yung mga head tones. Kasama yan. Alam mo yan? Yung mga techniques? Oo, oo. Yes po. Paano yes po. Tinuturuan po kami kung paano siya gawin. Okay. Yes po. Okay. So, and then, naging... sabi mo, sumali ka na sa ano, parang feeling mo ready ka na sa mga TV singing contest. Bakit ka nagtuloy-tuloy? Talagang nag-decide ka na gusto mo maging singer? O kinukulit ka lang ng mother mo? At first po, si mama po talaga yung nagpo-push sa akin. But okay. In the long run, parang nagustuhan ko na po talaga yung pagkanta. And sa pagkanta, parang feeling ko nawawala po yung stress ko. And pag malungkot ako, dinadaan ko po sa kanta. Mm-hmm. And minsan nga din po pag ano, before, nung nag-start na po ako na sumali ng mga TV competitions, tapos mm-hmm. na-try kong matalo, parang feeling ko, yun po yung makakapagpa-strong sa akin kasi nga po, marami ka pong mga criticism na makukuha from other people and yun, yung mga criticism na nare-receive ko from other people, ginagawa ko po siyang motivation to improve and to grow as a singer and also as a performer. So, yung sinabi mong natatalo ka sa TV na yun? Yes po, sa TV po. National TV o sa Cebu? National TV. Banggitin nga natin kung ano yung mga contest na yun. Mm-hmm. Yung first TV competition na nasalihan ko po is Pilipinas Got Talent. I was in the group po that time. And yung second naman po, Tawag ng Tanghalan. Mm. And then Idol Philippines. Yun po. Tapos nag-Born to be a Star. Born to be a Star. Okay. Yes po. Nung sumali ka sa Born to be a Star, ano yung mga bagong... makukonsider mo na challenge na sa isip mo, nako, kailangan kong galingan o paano gagawin ko? Cite mo yung examples. Matagal yung kasi, ano, no? Parang may phase, no? Bago ka mag-champion, di ba? Yes po, matagal po. Every week, gano'n? Marami pong step, yes po. Okay. So, pagsabak mo, anong mga challenges na nasa gupa mo? Kasi po yung Born to be a Star, yun nga po, Born to be a Star, they are looking for a star. So, kailangan kaya mong gawin lahat. Yung pagkanta, pagsayaw, and also kung paano mo i-deliver yung song. And that time po kasi, parang feeling ko na I should show a different side of me. Hindi lang like kanta-kanta, I should also show na kaya ko din mag-sing and dance, mm-hmm. and kaya ko din magkanta ng ballad, mga ganun po, mga iba-ibang genre sa mga songs. So, sinabi ko din po sa sarili ko na sa mga challenges na yon, mga different genres na ipe-perform po, makikita ng mga judges and also sa mga audience na versatile ako na singer. So, yun po talaga po yung main challenge during the competition. So, mga iba-ibang genres. Ano-ano mga yes, type po ng mga kanta na in-interpret mo? Kasi ako po, yung usual na kinakanta ko lang po talaga is R&B ballad. Hindi ko po masyado ginagawa yung sing and dance, yung mga rap, rock, pag mga singing competition. Tapos during that time po, trinay ko po talaga para ipakita po sa mga judge na versatile po ako na singer and also sa mga audience. Hindi lang ballad yung kaya kong gawin. So, yun po. Was there a time during the contest na parang isip mo, naku, tagilid ako ha, o dire-diretso lang? Lagi ka nananalo every week? Actually po, hindi mo talaga masasabi po kasi ang gagaling din po talaga ng mga competitors ko. Like, unexpected po talaga yung mga magiging results. So parang ako, binibigay ko lang po talaga yung best ko para no regrets po in the end kasi mahirap po yung mag-regret ka in the end. Ay, sayang, hindi ko ginawa yung best ko. So, yun lang po talaga yung main goal ko every week, every taping namin na gagawin ko lang po talaga yung best ko para wala po akong regrets in the end. Balikan nga natin sandali yung winning song mo at yung moment na nanalo ka. Pwede mo ba ikwento sa amin? So, yung winning piece ko po is Sana by I Belong to the Zoo. Parang ano nga lang po talaga siya, yung original
yung original version, parang amelo niya lang kasi parang chill song lang siya. Tapos ginawa po namin siyang birit. So, it was a challenge for me kasi yung kumanta ko, lalaki, tapos ako, babae. So, parang nahihirapan kami kung paano siya gawa ng version na pang-girl. So, parang sinabi namin, mas maganda if gawing birit kasi nga po, grand finals and mas mapapakita ko yung side ko na marunong din akong bumirit. So, yun po. Tapos nung nanalo po ako, hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko that time kasi yung nasa isip ko, oh my God, nanalo ba talaga? Kasi nga po, sobrang dami ko na pong competitions na nasalihan. So, yun, naabot ko na din yung pangarap ko na manalo sa isang TV competition. So, sobrang saya and overwhelming ko that time. Kaya umiyak lang po talaga ako nung nanalo. Nag-celebrate ka ba after? Oh, yes, bagsak ka. Nag-celebrate ka, nag-party ha? Oo, okay. Hindi naman pero party, pero like, celebrate to celebrate. Simple celebration. Magkano ulit yung napanalunan mo, Cash? Ano po, 1 billion po. Alright. Oo. Anong negosyo ang sabi mo, in-invest nyo sa isang hanap buhay, no? Yes po. May we ask, anong klaseng tindahan ba yan? Meron po kasi kaming mini grocery sa harap po ng bahay namin. Ah. So, pinalaki po namin. Tapos marami na pong ibang-ibang products. Kasi dati po parang, limited product lang sa loob ng store. So, ngayon, marami ng products. So, yeah. Okay. Kasama sa premyo, sa price mo yung recording contract, no? Sa Viva. Pag-usapan natin yan. Magbabalik po ang Wazzup kasama si Jehramae. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Christmas saya, pagsama-sama. Kasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Compi Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at TribuneNow sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising Na! Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Christmas saya, pagsama-sama! Welcome back to Wazzup with Born to be a Star Grand Champion, Jehramae. Jehramae. No bullet. So kasama sa premyo yung record deal sa Viva Music. Nag-umpisa ka na bang gumawa ng album? For now po, nakapag-release na po kami ng dalawang single ko po, pero wala pa pong album. Mm-hmm. But hopefully po, next year, sa 2022, makapag-release na po ng album. Kasi iba po talaga yung album. So, yun na po yung nirelease. So, ngayon po, dalawang single pa naman po yung napalabas namin. So, Nasa Spotify siya, no? Yes po. Yung dalawang single. On Spotify and other music digital platforms. Other platforms. Kwento mo nga yung dalawang kanta na to. Sinong gumawa nito? At paano mo siya in-interpret?
So, yung first song ko po, yung debut single ko, was Lumalapit. Lumalapit. It was another version. Kasi yung original version ng Lumalapit, it was by The Juans. Makilala niyo po, yes. The Juans. Tapos, ginawan po namin ng ibang version, real version, tapos parang Birit version. And yun po, ang ano nga po eh, ang saya ng experience ng first song ko. Kasi, fan po ako ng The Juans. Tapos, ginawan po namin ng ibang version yung song nila. So, I was so happy as a fan of The Juans na gawa ng ibang version yung kanta nila. And yung second song ko naman po, yung Magparaya, it was produced and composed by Sir Benny Saturno, the one and only Benny Saturno. And yun po, sobrang sakit din po ng kantang yun kasi yung story po ng song is about dalawang lovers. Tapos yung lalaki na in love sa best friend ng babae. So nagparaya na lang yung girl, kaya Magparaya yung title ng second song ko po. Okay. Sino pumili nung The Juans? Ikaw o yung mga producers mo? Alam nila ba bagay sila? Yung nag-handle po sa amin sa Viva Records, sila po yung pumili. Kaya nagulat na po ako na yun po yung kakantahin ko as my debut single. So, ano talaga? Hindi nila alam? Hindi nila alam na favorite mo? Hindi po nila alam na fan ako ng The Juans. Kasi okay. Low-key fangirl lang po talaga ako. Okay. So, yes po yun. Alright. At ang balita, may word eh. Sabi, le-level up ka na pagpasok ng bagong taon. Totoo ba yun? Ano ibig sabihin nun? paano ba? Maraming projects. Tapos, sige. Kasi po sa next year, we're planning po talaga na hindi lang kanta-kanta yung itatry namin, kundi try din po namin yung pag-a-acting, sayaw. So, yung goal po namin sa pagpasok po ng 2022, is, yun nga po, acting. Yun acting. Po talaga yung main goal next year. Pumasok po sa acting. Kasi isa din po yan sa bucket list ko na matry yung pag-a-acting. So, hopefully po soon, yun po yung mangyayari, pag-a-acting and movie. So, naisip mo na ba na sumali sa isang musical? Kasi, di ba, combination yun ng acting at saka pagkanta? Stage, stage. Ngayon, wala po. Pero before, ngayon po, wala. Hindi ko po naisip. Pero before, nung bata ko, sobrang curious ko po sa mga ganun, yung mga musical, yung mga theater. Pero ngayon, parang hindi ko po siya naisip na pumasok sa mga theater. So, sa ngayon, wala pa po. Okay. So, when you say acting, for TV and film? TV po. Okay. Yes po, movie. Yes po. Okay. Sa pagkanta, meron ka bang tinuturing na pinaka-idol mo, whether local or foreign, naka-impluwensya sa pagkanta mo? Hanggang ngayon? Lagi ko po talaga sinasabi sa mga interview ko na yung inspiration ko po talaga, yung role model ko sa pag-perform is si Miss Sarah Geronimo. And she's also under Viva Records. Yun po, ang galing niya po kasi talaga, like, she can do everything. She can sing, she can dance, she can act, she can host. And yun po, gusto ko po maging katulad niya. Si yun, Sarah. Legend. Okay. Okay. Nag-meet na ba kayo? Yeah. Nag-meet na kayo ni Sarah? Hindi pa. No, not yet po. I wanna meet her. So bad. So bad, pero hindi ko po siya na-meet. Hindi po talaga. Okay. Cebuana ba si Sarah? Oh, hindi, no? Hindi, oh. No po. Okay. Ang Cebu, kilala sa mga magagaling din na singer. Okay. May mga, bukod sa'yo, yung edad mo, may alam ka ba na baga pwede rin mamayagpag na katulad mo? Na pwede rin maging star. Na-meet mo ah, sa mga pagsali-sali mo sa contest. I'm sure meron. Actually po, sobrang dami po talaga. Yun, like, sa Cebu pa lang po. Super dami po. Like, ang dami ko pong friends na kumakanta. And, alam niyo po, like, hindi lang like, yung kanta-kanta lang. Like, ang galing din po talaga nila. May mga friends ako na parang, ewan ko, sobrang underrated ng ibang friends ko. Like, nahihiya lang po talaga silang sumali ng mga TV competitions. Kaya parang tinatago po nila yung talents nila. Kaya nga po minsan sinasabi ko sa kanila na kung ako, kung ganyan ako kagaling, hindi ko itatago yun. Kasi nga po, we are given the kind of talent. So why not ipakita natin, diba? So yun po, sobrang dami po talaga sa Cebu, mga magagaling na singer. Hindi ko na ma-count. Paano mo maipapaliwanag yun? Bakit?
Bakit? Marami? Bakit mahilig? Although of course, alam natin lahat ng Pilipino, maraming Pilipino talaga mahilig kumanta. Parang pastime natin yan, di ba? Yes po. Oo, pag may... Paano mo paliwanag yun? Hindi ko pa alam kung bakit sobrang dami pong mga magagaling sa Cebu. Like, ewan ko pa, siguro sa tubig. Ay, sa tubig. Tubig. hindi po ako sure kung bakit. Pero, hindi mo maano, wala kang explanation doon. Wala akong scientific explanation. Basta marami kayo. Basta marami po, hindi ko na ma-count talaga. Okay. Balikan natin ulit yung yung sa mother mo. Ang mother mo ba mahilig kumakanta rin? Kung bakit kaya, yun ba yung dahilan? Bakit kanya, sige anak, sali ka. Siguro po, dream din po ng mom ko before na maging professional singer. Tapos hindi niya napagpatuloy. Kaya pinasa niyo po sa akin yung dream niya. Tapos naging dream ko na din. Kasi nga po nung una, parang nahihiya ko po talaga akong kumanta in front of a lot of people. Kahit sa school po, pinapatry ako ng principal namin na kumanta in front sa mga classmates ko, mga schoolmates. So parang ako, that time nung pinupush ako ni mama, parang sabi ko, why not try? Kasi wala namang mawawala pag itatry ko yung pagkanta. So, yun po, in the long run nga po, nagustuhan ko na po yung pagkanta, tapos naging parte na po siya ng buhay ko. Narinig mo na kumanta ang mother mo? Yes po. Lagi po yung kumakanta pag nabivideo kayo po kami. Siya po yung nag-aaya. Nabivideo kayo tayo, kanta tayo. Siya po talaga, mahilig po siya. Okay. Malaking kaiba nung bata ka pa, nung 10 years old ngayon, 18 ka na. Ano ngayon ang music sa'yo? Bukod sa career mo to, meron ba nangyayari sa'yo pag kumakanta ka o ano? Yung isang word na madedescribe ko sa pagkanta, siguro life. Parang naging life ko na po talaga siya. Kasi nga, yun nga po, pag malungkot ako, dinadaan ko po sa kanta. Pag parang feeling ko, masaya naman ako. Parang kinakanta ko po yung feelings ko. Tapos minsan tinatry ko din pong sulatin yung feelings ko. Parang nagsusulat po ako. Pero minsan hindi ko din po natatapos. Pero yun nga po, pag kumakanta ko, iba po talaga yung feeling eh. Parang nalalabas mo yung gusto mong ipalabas na feelings mo. Kung masaya ka, galit, or depressed, if you're feeling so down that day, pwede mo siyang ilabas through a song. So, yun po, lalo na ngayon, sobrang dami pong mga kanta na ni-release ng mga tao, ng mga artists, tapos maraming nakaka-relate. So, yun po, naging life ko na yung music. Ibig mo sabihin, as a means of self-expression, nabago ka niya, no? Mahihiyain ka dati. Yes. So, ngayon, nagkaroon ka ng Yes, but confidence. Confidence. Okay. Boom. Okay. Ano, sabi mo R&B ang forte mo. Okay. Ano mga type ng R&B yung talagang na paborito mo? Dito po sa Philippines, may sikat po sila na singer na R&B si Kuya Daryl, sina po. Like, yung mga kanta nila, si Kuya Daryl, favorite ko po lahat. Oo, si Daryl. Pero yung number one na favorite ko is yung Bakit Pa Ikaw Niya. Kasi feeling ko, nakaka-relate ako, kahit wala naman pa akong jowa, nakaka-relate ko. Oh my God. Okay. Mamaya, sampulan mo kami, ha? Ng dalawang kanta, ha? Pwede? Oo. Pero yun nga po, okay. Nakaka-relate. Kasi iba po kasi yung feels ng R&B, yung R&B ballad. Kasi iba po talaga yung feels niya. Like, parang feeling mo nasa, nasa cloud nine, nasa langit. Yun po yung feeling ko pag nakikinig ako ng mga R&B songs. Okay. Ballad. R&B, kasi rhythm and blues, oo. Sige, yes po. Pag-uusapan pa natin yan. After the short break. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Christmas saya, pagsama-sama.
Be updated sa news and happenings ka-tribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. This advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake, AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Babakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Boto mo to, Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Christmas saya? Pagsama-sama! Welcome back to Wazzup with young singing champion, young singing star, Jehramae. Jehramae? Okay. Pinag-usapan natin kanina yung R&B. Pag kumakanta ka ng R&B, alam mo ba kung sumusobra na o bahala na sila? Basta express mo yung sarili mo. Depende po sa song. Pero pag feel mo talaga na gawin yung gusto mong gawin na style, go lang kung masaya ka doon, pero pag feeling mo nananobra na, control lang. Pero kasi iba po kasi talaga pag gusto mo yung ginagawa mo sa style mo eh. So yun po, kailangan gusto mo yung ginagawa mo, hindi gusto ng iba. Okay sige, ano yung gusto mo sabihin? Gusto ko lang din po i-correct yung sinabi ko kanina. Kasi sinabi ko po na bakit ba ikaw, Daryl Ong? Nalilito po kasi ako kay Daryl Ong, pati Michael Pangilinan. Silang dalawa po kasi yung main to male artist na idol ko. So parang nalilito ako sa kanilang dalawa. So bakit ba ikaw is by Michael Pangilinan, hindi Daryl Ong. Okay. Yes po. Pero yun yung song sabi mo, feel na feel mo? Yes po, yun po, bakit ba ikaw. Okay. Jehramae, mag-ano muna tayo, katuwaan ha? May tatanong ako sa'yo, tapos sasagutin mo. Sige okay. Po. Sinong music icon o sikat na singer ang gusto mo maka-duet sa isang concert? Sorry. Sa isang concert. Sorry, Ronnie mo po. Yung pa rin, po. Siya pa rin. Okay. Siya pa rin po. Ano naman yung sasabihin mo sa kanya na, Sara, sana itong kantahin natin o ano? Yung wish mo? Ako po, iiyak muna ako before ako makikipag-collab sa kanya. Wala pa ako masabi, iiyak lang po ako, Miss Sarah. Ah, okay. Iiyak lang po ako. Oh. Bahala na kung anong kantahin nyo, basta magkasama kayo. Duet mo. Oh. Any song will do. Okay. Meron ka bang mga ritual na ginagawa bago ka sumampa? Bago kumanta?
Wala pong like specific ritual. Ano lang po, pray lang po talaga. Ah. Kasi iba po yung feeling pag nagpe-pray ako eh. Kasi parang sinosurrender ko lahat kay God. God, ikaw na po bahala. Sana makakapag-perform ako ng maayos. Yun po, yun lang po talaga ginagawa ko. Always pray. So prayer muna. Oo, oo. Sa bahay, ano yung anong tawag dito yung ginagawa mo para alagaan yung boses mo o mga ganun? Maraming tubig? Ako po, nagbo-vocalize po talaga ako palagi. Tapos, ano, ang lagi po nilang sinasabi na iwas daw sa malamig na tubig, mga singer. Pero ako po, pag umiiwas ako ng mga ganun, like mga malamig na tubig, mga sweets, lalong mas nagiging sensitive yung boses ko pag inaalagaan ko masyado. So parang pag hindi ko siya binibigyan ng pake, yun po, sobrang ganda po ng boses ko nun. Pag hindi ko binibigyan ng pake yung boses ko. Okay. So pag inaalagaan ko, parang inaasar ako ng boses ko, napapaos ako, so yun po. Okay. Pero vocalize lang po talaga. Yun, vocalize. Every day, vocalize? Yes po. Oo. Kahit walang piano? By yourself? Play lang po sa YouTube. May guide. Oo. Okay. Nice. Kung hindi ka naging isang singer o music artist, ano sa palagay mo ang ano? Gagawin mo? Ano ka ngayon? Although batang-bata ka pa. Gusto ko po yung i-continue nga po yung pag-aaral ko. Hindi naman po nag-stop ngayon, pero gusto ko pong i-continue yung pag-aaral ko kasi gusto ko po maging accountant kasi yun po yung strand na kinuha ko po ngayon. Grade 12 po ako, ABM po ako kasi plan ko po talagang maging accountant sa college. So yun po yung kukunin ko sa college. Ah, so magaling ka sa math? Hindi naman po sa magaling, pero nalilibang po ako sa math. Ah, ganda yan, oo. Kasi maraming tao takot sa numbers eh, no? Oo, oo. Opo. Okay. So, pag naging CPA ka na, mas makakatulong yun sa ano, sa pag malaki na yung negosyo nyo? Opo, oo. Yun nga po. Hindi kayo malulugi. Okay. Yun actually po yung purpose ko. Okay. Ngayon, isusunod na tanong. Halimbawa, binigyan ka ng Viva ng ano, ng project, gagawa ka ng pelikula. Ano sasabihin mo sa ano kay Boss Vic? Anong gusto mong role? Yung dream ko po muna na role, ay dream ko po talaga na role for now. Is yung mga alam niyo po, yung mga teenage na mga story, mga away-away teenager, mga puppy love sa teenager, yung mga ganun po. Gusto ko po yung mga ganun style muna sa mga teleserye na gagawin po soon. So, sana po, Boss Vic. Boss Vic. Ah, yung mga ano, pambagets. Ayaw mo pa ng mga ano, ha? Ayaw mo pa ng mga pang-award na role. Hindi ka pa ready? Hindi pa po. Hindi. Wala pa po tayo. Okay. Di ba ako okay. Ready? Ano ang New Year's resolution mo? Lapit na mag-New Year. Ako po, yun yung New Year's resolution ko. Gusto ko pong, I wanna be stronger. Kasi, feeling ko po kasi this year, parang, ang bilis ko pong ma-down. Minsan hindi ko alam kung ano gagawin ko pag nalulungkot ako. Pero yun nga po, kumakanta ako pag nalulungkot ako. Pero pag hindi talaga, hindi ko na kaya yung pagiging malungkot ko. Minsan, hindi ko na kaya yung mga ganun. Like, umiiyak na lang ako always. So, gusto ko sa New Year, mas magiging stronger ako kasi ayoko na mabilis ako maapektuhan sa mga problems. Let's suppose, being stronger. Stronger. Lahat tayo, lahat ng tao nalulungkot. Paano ka malungkot? Ano yung nararamdaman mo? Pwede mo ba i-describe? Yung basta, paano ka nalulungkot? May napapanood ka? May nababasa ka, may nababalitaan ka, o parang sarili mo, pag mag-isa ka, paano? Ako po, minsan pag may nababasa ako, kasi mahilig po akong magbasa, so parang pag nakaka-relate ako sa binabasa ko, parang, ano, like,
sinasabi ko nga, what if ganyan din yung situation ko? And minsan nga din po, minsan po nalulungkot ako kasi parang napipressure po ako sa surroundings ko kasi minsan nakakakuha ko ng mga criticisms from other people na bakit wala ka pa din mga ganito, ganyan, wala ka pong projects na ganito. So parang ako parang ang bilis mag-absorb sa brain ko na oo nga, bakit wala pa, ganun. So parang na-apektan pa ko lagi. Pero thankful naman din po ako kasi I have my mom always. Kasi nandito po siya actually and lagi niya po akong chini-cheer up. Lagi niya pong sinasabi sa akin na may time ang lahat. So hindi ibibigay lahat ni Lord lahat in the same time. So yun po yung laging iniisip ko po. Nabanggit mo kanina, parang nagsusulat ka rin. Ano itong mga sinusulat mo? Lyrics o kwento? Lyrics po. Tapos minsan po, hindi ko po talaga siya matapos. Kasi yung feelings ko, kung hanggang doon lang po talaga siya. Like, so, kung hindi ko matapos, hindi po talaga siya matapos. So, yes po. Oh, pero huwag mong tatapon kasi babalikan mo yun, di ba? Kasi, yes po, hindi ko po talaga siya tinatapon kasi baka maano ko lang siya. Alam niyo po yun, mako-continue. Kasi maraming mga kanta na nagawa na sumikat na kanta. Dahan-dahan siya bago matapos, hindi naman siya agad-agad natatapos, di ba? Yes po. Okay. Kasi iba-iba po yung idea. Yes, yes. So, maaring moment na yun na nahihirapan ka, kailangan mo mag-break. Diba? Oo. Sige, tuloy mo yan. Malay mo. Yan na yung mga i-re-record mo, di ba? Yes po. Mm. Soon. Okay. Kung ang isang kanta i-aalay o i-dedicate mo sa isang tao, anong kanta ito? At para kanino? Para kanino? Hindi para kay Sarah, ha? gusto ko pong gumawa ng song for my supporters. Kasi sobrang dami na din po namin napagdaanan yung I call them Jehramae believers. Kasi naniwala po talaga sila sa akin since day one nung sumasali ako ng mga TV competitions, not only TV competitions but also competitions in Cebu. So parang ako sobrang thankful po ako sa kanila kasi hindi po sila bumitaw. Hindi sila nagsawang sumuporta and yun nga po, kahit minsan natatalo ako, lagi nila akong chini-cheer up na dadating din yung time mo, wag kang susuko. So, yun po, sila po yung naging strength ko sa aking dreams din, sa pagtupad ng dreams ko. Mga taga Cebu rin ba sila? Yung mga believers? Yes po, mga taga Cebu po. Okay. Cebu. Alright. So, in touch ka sa kanila. Nag-meet na kayo personally? Yes po, actually pag umuwi po ako sa Cebu, pag lumalabas kami, yun po, nagla-lunch out kami, nagda-dinner out, tapos minsan we nagka-KTV, so yes po, nagsispend time kami together regularly. Okay. So, you mean wala ka sa Cebu ngayon? Nasa Manila ka? Yes po, I'm in Manila po. Okay. Eh, yung tindahan nyo, nasa Cebu, yung negosyo nyo? Si dad po, pati yung dalawang kuya ko po, sila po yung naiwan sa bahay. And yun po, sila lang po yung balay nagbabantay po sa store namin. Kami ni mom po yung nandito sa Manila. Meron bang kakaibang ano doon? Meron kang kakaibang tinda na kayo lang meron? O mga grocery siya? Grocery po talaga. Parang ganun po yung grocery. Tapos parang maliit lang po yung, hindi po talaga yung malaking grocery. Pero maliit po yung place, pero marami pong products. Ganun po yung ano niyo. Okay. Malakas ba ang ano dyan? Ang kita? O maliit lang pero tuloy-tuloy? Ganun ba yan? Yan po, maliit lang pero tuloy-tuloy. Tapos ano po, kasi yung place po namin, parang center po siya ng village namin. So, tapos yun lang din po yung parang store na kilala ng mga tao doon. Kasi sobrang tagal na po talaga ng store namin. So, pag bumibili po yung tao, sinasabi nila, ay, doon kayo kila Jehramae, kila Delphine. Ganun po yung sinasabi ng mga tao. So, parang yung store po talaga namin yung parang sikat na store doon sa place namin. So, yun po. So, kilala na siya? Oo. Okay. Kasi matagal na po talaga siya.
Hindi ba kayo naapektuhan ng ano? Ng bagyo na Odette? Kasi isa ang Cebu sa ano, di ba? Tinamaan? Opo, apektado po talaga. Like, ano, uuwi nga po sana kami ng Cebu noong 22. Tapos hindi po natuloy kasi hindi po kami pinauwi ng dad ko kasi walang electricity, walang water. So baka mahirapan lang po kami doon. Mm-hmm. Pero thankfully naman po hindi po na ano yung bahay namin, yung store. Pero marami po talaga in the area na naapektuhan po talaga. Like, nasira po yung bahay. So, yun po, parang sobrang unexpected po kasi ng bagyong yun sa Cebu. So, ang dami po talagang apektado that time. So, until now. Kahit yung ano nyo, yung place nyo, kaya lang yung bahay nyo hindi nasira. Hindi naman po. Oo. Thankfully po, hindi po nasira. Pero sa area po namin, nakita ko po yung picture. Sobrang dami po talagang nasira. Siguro pagka kung merong project na bubuin, sasama ka doon, no? Para sa mga nasalanta. Yes po. Odette, if magkakaroon man po, pupunta po talaga kami. Pero plan po talaga namin na pupunta doon. Maggawa po kami ng ganong program. Tama, oo, para sa Cebu. Okay. Yes po. Name, magbigay ka ng tatlong pangalan ng tao na lubos ang pasasalamat mo. Pangalan. Giselle, Delphine, and Celsa. Giselle is my mom, Delphine is my dad, and Celsa is my aunt. Sila po talagang tatlo yung sobrang laki po yung tulong na binigay nila sa akin, not only sa aking singing career but also sa pag-school ko, sa amin magkapatid, and yun po, lagi po nila kaming ginagabayan sa mga ginagawa namin, hindi po nila kami pinapabayaan. So yun po, sila po talagang tatlo ang sobrang thankful ako. Paano nabuo yung pangalan mo? Tinitingnan ko yung spelling eh. So, Jehramae. Ano ba yung ibig sabihin, parang, sabihin yan? Meron ba ibig sabihin yan? Mama, wala naman po siyang like special meaning kung bakit Jehramae. Pero lagi ko po sinasabi kay mama, mama, tanghirap ng pangalan ko. Like pag may namimit ako, tapos nagsispell ng name, laging wrong spelling kasi sobrang hirap po ng spelling ng pangalan ko. Oo, kasi may H eh. Oo. Opo, may H. So, minsan baliktad po yung H, minsan baliktad yung E. Kasi saan napupunda. Pero tinanong mo ba sa kanila bakit ganyan? Wala naman po talagang specific meaning eh. Yun lang po talaga yung gusto ni Mama Jehramae. Tapos sobrang complicated po ng spelling. Oo nga. But that's your, ano, yan talaga ang form, ang full name mo? Yeah, yes po, Jehramae. At yan din ang palayo mo? Yes po, nickname. Jehramae. Oh, okay. Sinabi mo eh. Yes po. Jehramae, last question. Ano ang ibig sabihin sa iyo ngayon ng star? Star. Sa akin yung star, pag ilalagay ka sa crowd, kumikinang ka pa din. Kasi diba, maraming stars sa sky. Tapos may specific star talaga na iba yung kinang niya. So dapat, yun po yung ano ko, yung description sa pagiging star. Dapat iba ka sa karamihan. Like, magsa-stand out ka talaga. Kaya yun po yung ginagawa ko lagi. I wanna stand out. Mm-hmm. And para makita ng mga tao na iba ko. Kaya yun po, kailangan kikinang ka talaga kahit ilagay ka sa maraming tao. Like, basta stand out ka talaga. Alright, Jehramae, bago tayo mag-goodbye, sample naman dyan. Sure po. So, itong song na to, ito po yung napalunulin ko na song. Yan, oo, yun sana. Sige. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita umalis. Thank you po. Alright. Naku, ako yun. Hindi na ako aalis.
Okay. Yung dalawang singles mo, pakibanggit nga ulit para sa mga hindi pa nakakarinig para pakinggan nila. Yes po, my debut single, Lumalapit, and my latest single, Magparaya, it's out now on all digital music platforms, Spotify, Apple Music, Deezer, and also you can stream it on YouTube. Nasa YouTube na po siya yung lyric video. So yes po, and yung latest single ko na Magparaya, magkakaroon po yan ng music video soon, so abangan niyo po yan. Thank you guys! Sige, abangan namin yan ha. Yes po. Maraming salamat. Thank you po. A star named Jehramae. Maraming salamat. Thank you po. This has been Poch Concepcion of the Daily Tribune. Catch Wazzup every Tuesday, 2 p.m. on our Facebook page. And on YouTube, the name of the page is Tribune Now. It's only 4 days before the new year.